Ako lamang ang katangi-tanging apo na naglakas ng loob para samahan si Lolo bago sumapit ang kanyang kamatayan. Kahit kasi ang mga anak niya na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas, eh hindi man lang siya nagawang alagaan. Naiintindihan ko naman yun noon dahil matatanda na sila. May kanya-kanya ng buhay at problemang pinapasan. Kaya nga nung makareceive ng text si Mama mula sa kapitbahay ni Lolo, agad-agad niya akong pinauwi para alagaan ng Lolo Emmanuel. Hindi raw sila makakapunta ni Papa. Bakasyon naman daw at ako na muna ang bahala mag-alaga. Ipapadala na lang daw ang pera at mga kakailanganin para mabantayan si Lolo. Pumayag ako. Wala ako ng trabaho dahil kakagraduate ko pa lang sa kolehiyo. Maganda rin pagkakataon para makapagbakasyon bago sumabak sa buhay matanda. Mula Maynila ay sabi ko kong bumiyahe patungong Daraga. Ubo lang naman daw ang sakit ni Lolo. Hindi pneumonia, TB o anumang sakit na maaring makahawa. Saka ikinonsulta na pala ng kapitbahay na nag-text kay Mama. Noong dalhin daw sa public clinic, ubo lang naman daw nakita ng doktor. Walang plemang bumabar sa lalamunan, kundi normal na ubo lang. Kaya binigyan ng gamot upang mawala ang pag-ubo. Bagay na hindi naman nakatulong, sabi pa ng kapitbahay. Kaya itinext niya na raw kay Mama. Kailangan na raw talaga na magbabantay. Pagdating ko nga sa Daraga, sinabi agad nung kapitbahay sa akin ang hinala niya. Baka raw inaaswang ang lolo ko. Bagay na pinagtawanan ko lang dahil hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang at kahit anong paranormal. Inihatid ako ng kapitbahay na nagpakilalang Aling Petra sa bahay ni Lolo. Doon ko nakita ang kalagayan ng bahay kung saan siya nakatira. Parang kapag dumating ang bagyo, mabubuwal na ito. Nakatagilid na kasi at ang silong ng bahay, ginagawang iputana ng manok, ang baho-baho. Naisip ko nga noon na baka isa iyon sa dahilan kung bakit ubo na ubo ang Lolo Emmanuel ko. Hindi na kasi sariwang hangin ang nalalanghap niya kapag nag-i-stay siya sa kubo. Totoo naman iyon dahil noong pumasok ako sa bahay, nangilabot ako nang malanghap ko ang loob. Talagang amoy ipot ng manok at malangsa. Nung makita ko ni Lolo Emmanuel, nag-alang na pa siyang yumakap. Naiilang siguro dahil baka iniisip niyang mahawaan ako kaya ako na ang lumapit. Nagmano ako, niyakap si Lolo para iparamdam na may mag-aalaga na sa kanya. Noong umagang yun, normal naman ang Lolo Emmanuel ko. Kahit mahinang ubo, wala akong naririnig. Parang ang sigla-sigla niya pa. Nagpatimpla pa nga sa akin na kape at nakipagkwentuhan. Sa aming mga kwento, ipinaalala niya ang mga bagay na nakalimutan ko na. Ako raw ang paborito niyang apo. Dahil 2 taon din daw akong tumira doon sa bahay. Ang kulit-kulit ko raw at hindi raw ako nakakatulog nang walang kulambo. Kaya gumugupit daw sila ng kapiraso upang maging medyas-medyasan ko. Marami pang ikinuwento si Lolo Emmanuel tungkol sa mga anak na inilagaan ngunit hindi na siya binalikan. Naiiyak na ako noon pero hindi ko ipinapakita kay Lolo. Nasa ganoong pag-uusap kami nang ubusin niya ang kapeng natitira sa baso. Tanda-tanda ko ito dahil marahan ang pagkakasabi ni Lolo. May pait at kaunting lungkot ang salita niya. Alam mo ba po? Nitong mga nakaraan, nararamdaman kong malapit na ako mamaalam. Pagkatapos nun, lumabas kami ng kubo. Parang ang lakas-lakas niyang tumayo. Talagang hindi siya umuubo habang kasama ko. Pinipigilan niya siguro. Kung ano-ano na ang nakikita ko, may mga liwanag. Tinatawag ako. Pero kapag nangyayari yon, lumalabas ang lola insyang mo. Huwag raw akong sumama. Huwag kang sumama, Eman. Laging sinasabi ni Insyang. Nagigising niya ako pagkatapos noon. Hinahanap ko si Insyang pero naiiyak ako kasi maaalala kong matagal na pala siyang patay. Saka nagtatampo ako. Bakit kaya ayaw niyang magsama na kami sa kabilang buhay, ano? Mga salita yon na talagang tumatak sa akin, Sir Paul. Kahit bata pa ako,
Eh, natakot ako tumandang mag-isa. Naramdaman ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Lolo Emmanuel nang magbalik siya papunta sa kubo. Muli siyang naiga. May mga sinabi siyang hindi ko masyadong naintindihan. Pero naisip kong baka pagpapaalam yun na gusto niya munang mahiga at magpahinga. Sinamantala ko ang pagkakataon para linisin ang silong ng bahay. Winalis ko ang tuyong ipot ng manok. Habang nagwawalis, napansin ko na parang may tain ng tao sa silong. Malaking tumpok at mabaho. Kaya kumuha ako ng tubig para alisin ang duming pakiramdam ko ay isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit si Lolo Emmanuel. Nang masiguro kong malinis na ang silong, ay saka lamang ako umalis. Pumasok ako ng kubo. Nakatagilid si Lolo. Tahimik na namamahinga. Pagsapit ng gabi, doon ko palang narinig ang pag-ubo ni Lolo Emmanuel. Marahas na ubo na parang may nakabarang plema. Kumuha ako ng tubig at ipinainom sa kanya. Hinagod ko ang likod ni Lolo upang makahinga siya ng mabuti. Pagkatapos nun ay muli siyang nakahinga ng maayos. Bumalik siya sa pagkakatulog at hindi na muling inubo. Hindi pa ako naghinala noong gabing yon. Inisip ko na kakalinis ko palang naman ang silong. Kaya imposibleng mawala agad ang epekto ng amoy nun kay Lolo. Kaya ang ginawa ko, bawat umaga ay sinisilip ko ang silong para tignan kung iniiputan pa ba ng mga manok. Hindi naman na bumalik ang mga manok dahil madalas ko na rin tinataboy. Halos isang linggo na nung walang ipot. Pero katakatakang panay ang ubo ni Lolo so tuwing sumasapit ang gabi. Misteryosong ubo yon na talagang ipinagtataka ko dahil hindi lumalabas tuwing umaga. Parang mahikang nawawala. Lahat ng nangyayari kay Lolo, sinasabi ko kanila mama at papa. Ang sabi naman nila, painumin ko lang daw ng gamot at bantayan palagi. Ipacheck up daw sa klinik kung may doktor na bihira naman mangyari dahil isang beses lang sa isang linggo naroroon ng doktor. Volunteer work pang araw iyon, sabi ni Aling Petra. Ano iho? Tama ba ang hinala ko? Tanong minsan ni Aling Petra sa akin nang makita akong nakatanga sa harapan ng bahay ni Lolo. Napakunot lang ako ng noo. Kako, kung inaaswang ang Lolo mo. Sabi pa ni Aling Petra. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko pa. Pagkasabi ko nun, ay sinabi sa akin ni Aling Petra ang obserbasyon niya na ang sakit daw ni Lolo ay hindi normal na ubo. Dahil katakatakang sa gabi lang daw ito nangyayari. Saka sinabi niya rin na isang beses raw nang gabihin siya nang uwi dahil nakinood pa siya sa sinusubaybayang drama sa TV ay may naaninig daw siyang tao sa silong ng kubo ni Lolo. Pero mas lalo ako nag-alala sa sunod na sinabi ni Aling Petra. Lalong lumakas ang kutob ko na nababalo na ang ali. Yung aso ko, nakita kinumagaan sa likod ng bahay ni Tata Emmanuel. Wakwakan dyan. Nawawala ang laman loob. Sige nga, sabihin mong hindi aswang ay may gawa noon. Hindi na ako nakipagtalo para hindi na humaba ang usapan. Iniwan ko si Aling Petra. Inisip ko ang mga sinabi niya at ang posibilidad na inaaswang nga si Lolo. Ilang gabi pa ang lumipas matapos ang usapan namin ni Aling Petra ay lalaw nang hina ang Lolo Emmanuel dahil sa labis sa pag-ubo. Iyon pa rin ang ubo na lumalabas lamang kapag gabi. Minsan sinusubukan ko sumilip sa silong. Pero wala naman. Wala akong nakikita dahil sa sobrang dilim. Palagi akong nakakaamoy ng masangsang. Amoy na hindi ko naaamoy tuwing umaga. Palakas ang kutob ko noon at naniniwala na ako kay Aling Petra. Pahina na rin kasi ng pahina si Lolo Emmanuel na kahit baso, eh hindi niya na mahawakan. Ang katawan niya, parang butot balat na lang. Dahil sa pag-aalala ko kay Lolo, ay naglakas loob na akong puntahan si Aling Petra. Itinanong ko sa kanya kung paanong maitataboy ang aswang na gumagambala kay Lolo at paanong masisigurong hindi na ito babalik. Sinabi niya sa akin ng pangontra.
Sabuyan ko lang daw ng asin ang silong ng bahay. At mapapalis na ang aswang. Bagay ito na sinunod ko ng walang pag-aalinlangan. Kinalimutan ko ang mga pinag-aralan. Wala namang mawawala sa akin kung susundin ko ang utos ni Aling Petra. Nung araw ding yun, muli akong naglinis ng silong. Doon ko nakita ang mga bakas ng paa. Tinanong ko kay Lolo kung maitakba sa bahay at kung nasaan ang hasaan. Pinatalim ko ang itak. Hanggang sa kain nitong makasira ng puno ng saging sa isang wasiwas lang. Pagsapit ng gabi, itinabi ko sa higaan namin ni Lolo ang garapo na naglalaman ng asin. Mahigpit kong hinawakan ng itak. Hinintay ko ang muling pag-ubo ni Lolo. Kumilos ako ng normal at muli siyang kinuhaan ng tubig para hindi maipahalata sa mga aswang sa silong ang binabala ko. Pagkainom ng tubig ni Lolo ay muli siyang nahiga. Ilang segundo ay lumipas ay umubo na naman siya na umubo. Nakita ko pang dumura sa silong si Lolo Emmanuel. May naiwan pamplema na may halong dugo sa papag. Dumapa ako at tinapat ang tenga sa papag. May mahinang ingay. Parang may kumakahig sa lupa at kumakalus ko sa papag. Kumuha ako ng isang dakot na asin. Pinatayo ko si Lolo at isinabi ito sa silong. May matinding ungol na pinakawala ng aswang sa silong. Mabilis kong itinarak ang itak sa siwang ng papag. Kung saan ko narinig ang ungol. Nakarinig ako ng mabibilis na yabag papaleo. Pagkahugot ko ng itak ay may kumapit na dugo. Masangsang. Kahit nangangatog ang tuhod ay mabilis akong bumaba na kubo. Kinuha ko ang gasera sa loob ng bahay at iniwang nakatulala ang lolo ko. Wala na yung kung anong nilalang na nasugatan ng itak. Bakas na lamang ng paa nito ang naroroon, pati na rin ang ilang patak ng dugo. Halos 2 linggo ko pang binintayan si Lolo Emmanuel para masigurong ligtas na siya mula sa aswang na pinapahina siya upang makain ang kanyang dugo at plema. Unti-unting bumalik ang sigla ni Lolo. Ramdam ko na kaya na niyang muling mapag-isa. Hindi na bumalik ang aswang sa silong kahit kailan. Pinababalik na ako ni Mama at Papa nang malaman nilang okay na ang kalagayan ni Lolo. At madalas na ring magkwento si Lolo Emmanuel noon na nananaginip naman daw siya ng mga liwanag. Hindi siya isinasama ng mga ito. Pero sumusulpot daw ang lolo and tiyang ko at sinasabi sa kanyang maaari na siyang magpahinga. Bago ako bumalik ng Manila, namatay ang Lolo Emmanuel ko dahil na siguro sa katandaan. Umuwi sa Daraga ang kanyang mga anak at apo para esikasuhin ng libing. Sa Ataol, nakita ko nakangiti si Lolo. Masaya siguro siya sa sinapit niyang kamatayan. Marahil ay kasama niya na si Lolo Insyang sa kabilang buhay at sabay nilang pinagmamasdan ang magkakasamang anak at apo. Ngumiti rin ako noong inililibing ni si Lolo. Sa wakas, hindi niya na mararamdaman ang lungkot na dulot ng pag-iisa.